caught in the crossfire. Hi guys! Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At huwag ninyo makalimutan mag-click ng like at ng ating bell button. So ngayong araw na ito, tayo ay magluluto ulit. Tara po! Magluluto tayo ngayon ng ginataang kalabasa at sitaw na may hipon. Ito ang ating mga ingredients. Kailangan natin ng hipon, bagong alamang, ang ating coconut milk, syempre ang sitaw, at ang kalabasa. Syempre, hindi natin kakalimutan ang bawang at sibuyas. Magsisimula na tayo sa pagluluto. Una, igigisa natin ang bawang at sibuyas. Lagyan muna natin ng mantika. Lagay natin ang bawang. Sunod na rin natin ang sibuyas. Ngayon naman, ilagay natin ang hipon. Dapat guys, huwag nating lutuin masyado ang hipon. Kapag medyo luto na ang hipon, naging kulay orange na ito, hanguin muna natin at i-set aside. Ayan, dahil luto na ang hipon, hanguin muna natin. Ngayon naman, igisa na natin ang bagong alamang. Ngayon, ilalagay natin ang gata. Hayaan naman natin magkumulo ang ating gata bago natin ilagay ang kalabasa at sitaw. Dahil kumukulo na ang ating gata, ilagay na natin ang kalabasa.
hayaan ulit natin itong kumulo at maluto ang kalabasa or bahagyang maluto ang kalabasa bago natin isunod ang sitaw. Takpan muna natin. Ayan, dahil naluto na ng bahagya ang ating kalabasa, isunod na natin ang sitaw. Ayan guys, dahil nalobat ang ating cellphone, nung naluto na yung kalabasa, nilagay ko na ang sitaw, sinunod ko na rin ang hipon. Tapos, pakuluan na lang natin ng konti hanggang maluto ang sitaw. Ayan guys, luto na ang ating ginataang kalabasa at sitaw na may hipon. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. At huwag kalimutang mag-click ng like at ng ating bell button. Hanggang sa muli, bye-bye! It's caught in the crossfire.